In this video, pag-usapan natin yung mga bagong kaganapan sa market. We are in a meme season. Kung hindi nyo alam, if lagi kayo nanonood dito sa channel, na-review ko ng maaga si Pepecoin dito. 5 days lang ang lumipas after ma-launch ang Pepecoin sa Uniswap. Na-cover na agad natin yan. I discuss the opportunity and risk of the coin. Hindi ko siya in-endorse. Hindi ako nag-e-endorse ng meme coin. Pero dun pa lang sa video na yun, pinakita ko yung opportunity. At kung isa kayo sa nag-take advantage ng opportunity, then you should be profitable. 140 million market cap lang siya noon at nalist na siya kay Binance. In-expect din natin na baka mangyari yon, kasi ang narrative dito kay Pepe is the next shib. Honestly, bago ko i-cover dito sa channel si Pepecoin, nakasabay na ako dyan. Pagka-list pa lang niya sa MEXC, nakabili na ako. Pero konti lang yon, kasi ang laki ng risk dito. However, nakita ko yung opportunity. Pero same treatment din naman na ginagawa ko sa ibang mga low cap coins na hawak ko ngayon. Kapag napansin ko pawala na yung hype, I will sell it. Anyway, hindi pa ito listed sa Coinbase. At pag-usapan din natin yung BRC-20 and a bit of update sa price action ni BTC. Kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Anyway, bago tayo magsimula, may ginagawa nga pala akong trading tutorial kung paano gumawa ng crypto trading bot gamit ang ChatGPT with TradingView. Hindi nyo kailangan ng coding experience dito kasi mostly copy-paste lang siya. Medyo niluluto ko pa yung tutorial, at kung interesado kayo sa topic, let me know in the comment section. And speaking of trading, sa Fairdesk na muna ako magte-trade ng futures kasi nagka-issue ako sa BitGet. At kung wala pa kayong account sa Fairdesk, mag-sign up lang kayo kasi baka doon ako magpa-copy trade. At mas malaki yung sign up bonus na makukuha nyo using my referral link if you want to support the channel. Balik tayo. Unahin natin itong si Pepecoin. Marami na bang naging milyonaryo dito? From $27 to $10 million. Possible pala yun sa crypto. Yes, possible. Pero ito kasing may-ari ng account na ito. Blacklisted na daw. So hindi niya magagalaw yung token na yan. Sa nakalap ko na balita, it's a dev wallet. At for testing purposes lang daw. Pero isa pang anonymous trader na nabanggit din sa previous video. At tinrack pa nga natin yung wallet. Itong meme hunter na ito. Bumili siya ng $263 worth of Pepe, nasa 5 trillions ata yon. Ito yung sinabi natin before na mahihirapan makapagbenta kasi manipis yung liquidity. Pero dahil sa hype, tumaas din yung liquidity ni Pepe at nakapagbenta na siya. I-track ulit natin yung wallet. Meron pa siyang natitirang 2.5 trillion Pepe worth more than $8 million as the time of recording. Kung makikita natin, nag-take na siya ng profits. This dude is a meme coin hunter. So bili siya ng bili ng mga meme coin, at meron na naman siyang mga binili na bagong meme coin. At mostly, mga Ethereum based token, ERC20 meme coin, like Pepe. So sa bilis ng pangyayari, na-list agad siya sa Binance, itong meme coin, pati Floki na-list din sa Binance. Kaya umabot ito ng $1 billion market cap. Maraming nagulat kasi parang ang bilis niya na-list sa Binance. Kasi sa time ni SHIB, hindi agad siya na-list sa Binance. Siguro dahil na rin sa taas ng demand, at kung hindi nga naman nila ililist, sayang yung trading volume na kikitain ng Binance. Walang fundamental value ang token na ito, same with other meme coin. Nakalagay naman sa website nila na Pepe is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. The coin is completely useless and for entertainment purposes only. Malinaw na wala siyang use case. This is for entertainment purposes only, pero nilalaro siya ng mga whales. At ngayon, listed na sa Binance. Nadagdagan yung mga buyers dito sa meme coin. Magsisipasukan na yung mga retail buyers. Ito yung magandang example na sinasabi ko sa inyo before sa video ng mga low cap coins. Kung maghahunt man tayo ng low cap gem, dapat bibili tayo ng token bago pa ito malist sa Binance. Kasi yung mga naging millionaires dito, they don't buy in Binance, nakabili sila sa Uniswap. At karamihan may connection sa project, iilan lang talaga yung siniwerte. According to data from blockchain analytics, look on chain, yung limang address dito, yung mga malalaking holders ng token ay connected sa Pepe team, sa developers ng Pepecoin. Dahil sa rally na ito, they already made millions of dollars. Try natin ikumpara yung price ni SHIB before nung malist ito sa Binance noong May 2021, ito yung pump niya. Then a correction, everyone think it's dead, at ito yung tinatawag nilang second wave.
Nangyari naman yan noong September 2021 nang malist si shib sa Coinbase. Pero take note, this is the absolute peak of bull market at nasa different environment si Pepe. So mahirap ikumpara. However, this is the narrative. As long as may naniniwala sa narrative na yan, then there are some buyers in the market. Let me know kung may hold kayo na Pepe or other meme coin. Si Pepe and si AI Doge, mga top performer ko sila sa MEXC. Ang ginawa ko kasi, yung mga losers na low cap coin na hawak ko, alam nyo naman yun, dinam ko muna sila, then sinabayan ko yung rally ng mga meme coins. And that's how you flip low cap altcoins. Pero hindi na low cap ngayon si Pepe. Update naman tayo sa price ni BTC, nasa trading range pa din naman ito. Hindi naman lahat lumipat sa Pepecoin. Nandito pa din kay Bitcoin ang pinakamataas na trading volume. The big player, the institutional trader. Hindi sila nagtitrade ng meme coin. Dito sila kay Bitcoin or kay Ethereum. So mahaba-haba na rin yung trading range niya dito. Pero iba na yung market structure niya kumpara dito sa previous correction. Kasi as the time of recording, nasa 29,500 na ulit si Bitcoin at maraming sellers dito sa area. At possible na i-retest ulit yan ni BTC. At pag-usapan din natin yung BRC-20 na sinasabi nila. Ito naman, isa siyang uri ng fungible tokens na naka-deployed sa Bitcoin blockchain na kinakikitaan din ng major market activity. Pero dahil nga sa hype ng mga meme coin, medyo natatabunan ito. So itong BRC-20 hindi siya compatible sa smart contract or DeFi system. Na dahilan naman para malimitahan yung potential economic value nito. Kasi pwede sana siya mag-benefit sa liquidity na nanggagaling sa DeFi. Pero dahil nga hindi ito compatible doon, yung upside potential baka daw limited lang. Unlike Ethereum-based token, magiging less attractive siya sa mga speculative investors. Nasa experimental stage pa lang din naman ito at possible din na hindi agad siya ma-integrate sa mga blockchain tools like wallets and exchanges. And there may be other competing or improved standards in the future that render current BRC-20s worthless. At meron din daw BRC-20 version ng Pepe at ito daw yung actively traded. At lahat ng BRC-20 na currently nag-e-exist ngayon ay meron lang fully diluted value na $137 million. So bago lang to, at may potential din naman. Pero kung naghahanap kayo ng mga massive pumps in animal-based casino tokens, Ethereum pa din daw yung home base nyo. So i-o-observe din natin itong BRC-20 kasi may point nga naman yung opinion ng writer dito. Although it has a potential, pero limited lang kasi kulang pa yung features niya para sumabay sa mga bigating ERC-20 tokens. So yun lang muna ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.